moms. So, bago tayo matutulog ulit ngayong gabi, meron tayong i-unbox. Halaman ulit. Dumating siya kanina, mga bandang 4. So, hindi ko na siya naharap na i-unbox kanina. So, bago tayo matulog, dapat ma-unbox natin siya at makita natin kung kumusta siya. So, this is Antorium Desleri from Indonesia. So, titingnan natin kung okay ba yung laman niya at kung totoo ba na Antorium Desleri ito. So, hopefully, kung ano talaga in-order natin, yun yung dumating ngayon. So, i-unbox na natin. So, napak siya sa mas slender na packaging. Unlike yung Antorium, tawag dito Antorium Dorayaki na dumating kahapon ay mas malapad yung kanyang packaging. So, kasama yung pot. And then ito, mas payat. So, titingnan natin. So, ibig sabihin hindi kasama yung pot dito. Tingnan natin kung okay yung plant. Ayan. Ito na naman tayo eh. Hopefully, hindi tayo ma-scam dito sa ating in-order na antor. So, sabi ng seller, this is Antorium Desleri crossbreed with tawag dito silver blush. Oh, okay. So hopefully buhay yung plant natin. Sana buhay siya. This is 8 days in transit. Yung kahapon, potted siya. So, dumating siya sa atin na buhay na buhay. Kapala, pagka dumating sa inyo na potted ang isang halaman, pagpahingain nyo muna bago nyo siya i-repot. Or, huwag agad-agad titiligan. So, dapat i-acclimate muna natin siya. So, ito oh. So, kagaya din ng pagpapak natin, meron din siya nito, yung paunan effect. Para kahit na maalog-alog, hindi rin siya, hindi masisira yung kanyang mga dahon. Oh. So, sa Indonesia, minsan, pag nagpapaship sila ng halaman, ini-air dry muna nila. So, pag alam nila na kaya ng halaman na mag-travel without the full pot of soil. So, ginagawa nila, ini-air dry nila. So, ito, oh, nakabalot siya sa paper. O, oh, diba? May paunan. Pwedeng i-recycle ulit ito. Okay. So, meron siyang paper ulit. Ang papel nag-a-absorb ng moist ng halaman pagka isa-ship. Very good kasi this is an absorbent paper. Okay. Absorbent paper. At meron din siyang tissue. Oh my god. Mukhang may hirapan ako dito. Kay Antorium Desleri. Okay. Ayun. Ayun no. So, okay sana siya. Yun nga lang, this is uprooted. Alisin ko na to ha. Uprooted siya. This is Desleri X Silver Blush. Ay, so nalungkot naman ako sa ano. Kasi nabulok na yung isa, dalawa, tatlo. So, itong isa, mukhang na, ayun. Ay, mukha siyang na tawag dito. Sunog. So, nabulok na yung ibang leaves niya. Ayun. So, hopefully, kaya natin siyang buhayin. Kasi ang pinaka-struggle dito mga moms, pag meron tayong biniling halaman galing sa ibang bansa, yung acclimation, sobrang hirap. Kasi aabutin ka ng itlo hanggang 6 na buwan bago mo siya ma-acclimate. So, titingnan natin ang kanyang roots. 8 days in transit ito. Oh, unlike yung dumating kahapon, 8 days in transit, pero tawag dito buhay na buhay. Kasi hindi siya in-uproot.
hindi siya in-approve from the pot. Ito ay in-approve. Siguro ang kinonsider ni seller para mas magaan pagka ipapaship. Ayun. Oh, may root rot na din. Medyo mahirap ikon ang... Oh, root rot. Okay. So, hopefully kayanin natin itong A. Buhayin. Ah. Hopefully. Okay. Ang kanyang roots. Ay, nag-start na siyang mag-rot. So, kailangan natin siyang ibabad sa betaine. So, kailangan natin ibabad sa fungicide bago natin siya itanim. Okay. Legit naman siya na ano mga moms na tawag dito. Legit naman siyang Desleri X Silver Blush. Yun nga lang, hindi ko masyadong nagustuhan yung way of packing niya. So, ayun, mainit. Kaya nag-ano yung iba. Tawag dito, nag-rot yung ibang lips niya. So, sana hindi na lang in-approve ito ng seller. Ayun. Okay pa naman siya. At least hindi tayo na-scam, diba? Okay pa naman siya. So, bukas, kailangan na natin siyang mailagay sa kanyang potting mix, panibagong potting mix. Ito, ang struggle natin ngayon kung paano na naman natin siya. Natawag dito kung yung process of acclimation na naman. So, kakayanin. Ganun tayo mga, ano, mga plant mommies at plant dads para tayong mga magikero. Para tayong mga magician. Kasi meron yung mga namamatay ng halaman pero pinipilit pa rin natin silang buhayin, di ba? Daig pa natin mga nakahawak ng magic wand. So, ayun mga moms. Hopefully, mabuhay natin to. So, magbibigay ako ng ibang update. Ng update sa mga plants na nabili natin. So, feature ko yung ibang mga plants na nabili natin. So, magsa-summer na. So, medyo mahirap mag-acclimate talaga ngayon. Hopefully, mabuhay natin. Ayun mga moms, maraming salamat sa panonood sa aking video. At sana i-subscribe nyo pa rin po ang aking YouTube channel. At huwag nyo kakalimutang mag-comment or mag-like sa ating video kung nagustuhan nyo ito. And see you again next time. Maraming salamat!